Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito ating pinagdiriwang ang paggunita sa banal na kapistahan nila San Joaquin at Santa Ana, ang mga magulang ng ating mahal na ina, ang Birhen Maria. Atin pa rin inaalala at pinagdarasal. Unang-una, ang ating mga nakakatanda, ang ating mga lolo at lola. Wala tayo dito kung wala sila. Naway sa pagbabasbas ng Diyos, papanatilihin, naligtas, malakas, masaya at payapa ang ating mga nakakatanda. Isama pa rin natin sa ating dasal at panalangin ngayon ang ating mga kababayan na kung saan naghihirap dahil sa nakaraang bagyo at habagat. Pinagdarasal natin ang ating mga kababayan na kung saan nawalan ng tahanan dahil sila ay nakalubog sa baha. Dahil pinasukan ng baha ang kanilang mga tahanan. Naway ang ating mga kapatid na kung saan naghihirap ay palakasin palagi ng Panginoon at pagkalooban ng kapayapaan sa gitna ng napakalaking pagsubok sa kanilang buhay. At para tayong lahat ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba muna tayo, hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos na aming mga ninuno. Niloob mo sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang na mahal na Birheng Ina na nagkatawang taong anak. At ako ang inyong Panginoon. Wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, ni iisipin o gugunitain. Ang hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos
ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay namumunga ng lubos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talimhaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig sa salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad sila nanlalamig. Inilalarawan naman na naghasik sa dawagan ang nakikinig sa salita. Ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanang anupat ang salita'y nawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. Ang nilalarawan na naggasik sa matabang lupa, ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito, sila'y namumunga, may tig-isang daan, may tiga-anim na po, at may tig-tatatlumpu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bago po ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa napakarami sa inyo na bumabati sa akin at nangungumusta. Ako po dito sa parokya ay okay naman po. Mabuti po ang aking kalagayan. Sa mga nagtatanong po kung bahaba ang simbahan, sa awa po ng Diyos, hindi pa po napasukan ang ating parokya dito ng tubig. Pero karamihan po sa sakop itong ating parokya ay lubog na po sa baha. 70% po ng sakop ng ating parokya ay binahana. Karamihan po sa ating mga sinasakupan
sa ating mga parokyanos ngayon ay nahihirapan. Kaya medyo pagod po ako, medyo puyat po ako dahil buong gabi minomonitor ko po ang kalagayan ng ating mga sinasakupan at kanina lang pong umaga tayo po ay namili ng relief para ipamigay sa mga lumikas sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa aming kalagayan dito po sa Pampanga, dito po sa Pilipinas. At ako po ay nagpapasalamat din sa napakaraming walang tigil na nagpapadala na suporta lalong-lalo na sa pamamagitan ng pagdodonate. Ang inyo po mga binibigay, dinodonate, dinideposit ay pambibili po natin ng pantulong sa ating mga nasasakupan. At sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa ating banalamisa, dasal at dalangin ko pa rin na kayo din po ay sana nasa mabuti at magandang kalagayan. Sa mga tumutulong po sa ating parokya, dasal at dalangin ko na kayo ay palaging pagpalain at gantimpalaan ng Diyos sa inyong kabutihan, sa inyong kabaitan. Ngayon pong araw, pinagdiriwang natin ang banal na kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, ang mga magulang ng ating mahal na ina si Maria at ang lolo at lola ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, totoo po ba sila? Bakit wala po tayong mababasa sa banal na kasulatan tungkol sa kanila? Unang-una po, kailangan nating tandaan na hindi naman ibig sabihin wala sa Biblia ay hindi na ito totoo. Marami pong bagay ang hindi nakasulat sa Biblia pero totoo. Hindi ibig sabihin na wala doon ang magulang ni Maria ay wala nang magulang si Maria. Paano magiging tao si Maria kung wala siyang magulang? At ganyan din po pagdating sa ating Panginoon. Hindi magiging totoong tao si Jesus kung wala siyang mga ninuno, kung wala siyang magulang, kung wala siyang lolo at lola. Kaya pinaniniwalaan natin na kahit na Diyos na totoo si Jesus, siya'y taong totoo dahil meron siyang mga ninuno na pinagmulan. Sabi po ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, kung isusulat po natin lahat ng ginawa ni Jesus, kahit daw po ang buong mundo ay mapupuno sa libro at hindi pa rin ito magiging sapat para ilarawan, para ikwento ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon. Pero kahit na hindi ito nakasulat sa libro at kahit na wala tayong makikita tungkol sa magulang ni Maria, ano po ang hamon sa atin? Ito po, ang maniwala, ang manampalataya. Yan po ang pananampalataya. Nakikita mo higit sa nakikita ng mata, naririnig mo higit sa naririnig ng iyong tenga. Kaya kung gagamitin natin ang ating mga mata at tenga sa pananampalataya, anong makikita natin? Anong maririnig natin? Anong matutuklasan natin tungkol sa buhay ng mga magulang ni Maria, sa lolo at lola ng ating Panginoon? Ito po, na kahit na sa katandaan, pwede ka pa rin maging mabuti at banal. Yan po ang paanyaya sa atin, na ang pagpapakabanal ay nagpapatuloy pa rin kahit na sa ating katandaan. Kahit na ang mga matatanda ay maaaring maging banal. Remember that even in our old age, we are still called to a life of holiness. And that is the question, how to be holy even in our old age? Can we still be holy even when we become weak as we grow older? The answer, by trusting in God always. And the question is, how do you trust God always? It is by choosing to be happy and joyful even in the challenges and problems of old age. Ang kabanalan ay ang pagtitiwala palagi sa Diyos. At ang tanda na ikaw ay nagtitiwala palagi sa Diyos ay yung ikaw ay masaya, ikaw ay natutuwa kahit na sa gitna ng mga pagsubok at problema ng katandaan. Sabi po nila,
na kapag tumatanda daw tayo, nababawasan po ang ating tuwa. Do you agree that as we grow older, our happiness gets smaller? Oo nga naman po, nung bata tayo, kahit ano tinatawanan natin, simpleng bagay lang, napapasaya tayo. Kapag umaaraw, masaya na tayo na nakikipaglaro kasama ang ating mga kaibigan. Kapag umuulan, masaya din tayo kasi makakaligo tayo. Kapag umuulan, masaya din ang mga estudyante. Bakit? Walang klase. Pag bata ka, makakita ka lang ng lata, ng tansan, masaya ka na. Bakit? Makakagawa ka na ng laruan. Pero bakit nga ba na habang tumatanda tayo, nababawasan ang saya natin? Habang tumatanda tayo, bakit nagiging mahirap tayong pasayahin? Maaring ang dahilan, bakit umaalis ang saya at nananatili ang kalungkutan sa atin? Number one, kasi pag matanda na tayo, marami na tayong responsibilidad. Amen? At number two, baka naman marami kang inaalala. Number three, baka naman hindi mo makalimutan ang masakit na nakaraan. Pero number four, baka naman tayo'y pagod na pagod dahil tayo ay palaging kumakayod para sa pera at kayamanan. Totoo po, minsan nagiging hadlang ang lungkot at pagod para tayo'y maging masaya. Pero sana, hindi ito maging dahilan para mabawasan ang ating tuwa habang tayo'y tumatanda. Baka ang problema, hindi lang natin maintindihan ang ating sarili. Kaya tayo ay palaging nalulungkot. Kasi ang totoo, habang tumatanda ang tao, nag-iiba lang ang kanyang saya. Nag-iiba lang ang anyo ng kanyang kinatutuwa. In life, my dear friends, understand that there are two kinds of happiness. Meron pong dalawang uri ng saya. The first kind of happiness is what we call infant joy. Ito po yung tuwa ng mga sanggol ng mga bata. But the second kind of happiness is what we call the grandparent joy. Ang tuwa, ano po ang tuwa ng mga bata? Pagkain, naglalaro, tulog, pagbinigyan mo ng regalo, pera, pasyal, pag nanonood ng palabas. Infant joy is the happiness that you feel when you receive. Infant joy is the experience when there is a movement inside. Yan po ang tuwa ng mga bata. Pag sila ay nakakatanggap, pag sila ay pinagbibigyan mo, pag sinusunod mo ang gusto nila. One could say that infant joy is a selfish kind of happiness. But what is a grandparent's joy? A grandparent's joy is the happiness that we feel when you give and when you share. Yan po ang tuwa ng mga nakakatanda. Hindi niyo po ba napansin? Yung karanasan, napakasaya mo, napakagaan ng iyong kalooban, payapa ka, pag nagbibigay ka, nagmamahal ka, at nagsasakripisyo ka. Di po ba nung bata tayo, masaya tayo pag kumakain tayo? Pero ang matanda ngayon, anong kinatutuwa niya? Pag nakikita niya na masaya yung mga pinapakain niya. Amen? One could say that a grandparent's joy is a selfless kind of happiness. Huwag po nating isipin na habang tumatanda tayo, nababawas ang tuwa natin. Habang tumatanda ka, nag-iiba lang ang dahilan ng iyong tuwa. Amen? Ang totoo, nag-iba lang ang uri ng saya mo. Sabi nga po ng sikat na psychologist, si Carl Jung, that our life has two halves. May hati po, may dalawang bahagi ang buhay ng tao. The first half of life is devoted to forming a healthy ego. And the second half of life is letting go of your ego. In other words, the first half of your life is about taking, acquiring, creating. But the second half of your life is about sharing, giving, and self-esteem.
emptying. Maaring narinig nyo na po yung kasabihan na bago ka magpakain ng iba, pakainin mo muna ang iyong sarili. Yung pagpapakain ng sarili, kailangan po natin yon. Yun yung unang bahagi ng buhay natin. Pero pagkatapos mong mabusog, kailangan kang magpabusog ng iba. Yun po yung pangalawang bahagi ng buhay. Para maging kumpleto, maging ganap, at maging makabuluhan ng iyong buhay, kailangan mo yung dalawa, yung pagtanggap at yung pagbibigay. Mga kapatid, baka naman po kaya hindi kayo masaya ngayon ay dahil kala nyo sanggol o bata pa rin kayo. Meron pong taong ganyan na kahit na sila'y tumanda, wala pa rin silang pinagkatandaan. Amen? Marami sa atin ang ganyan. Lumaki, tumangkad, tumaba. Pero yung kanilang isip, sanggol pa rin, bata pa rin. Hindi lumaki, hindi tumangkad, hindi lumawak ang kanilang kaisipan. Baka naman kaya hindi ka masaya ngayon ay dahil tanggap ka na ng tanggap, kuha ka na ng kuha, pero hindi ka marunong magbigay, mag-alay, at magbahagi sa iba. Kung talagang ang saya ay makikita natin, matatagpuan natin sa kayamanan lang. Isipin niyo po ito. Bakit po kaya si Elon Musk, isa sa mga pinakamayaman na tao ngayon sa mundo, ang may-ari po ng Tesla Company, ang nakabili po sa Twitter ngayon, X. Bakit binenta niya yung kanyang malaking mansyon, bumili na lang po ng maliit na bahay? Kung talagang ang nagpapasaya sa tao ay ang pag-iipon lang, bakit po kaya si Mark Zuckerberg, isa din po sa mga pinakamayamang tao sa Amerika, ang CEO, ang may-ari po ng Facebook, binenta po niya karamihan sa share niya sa Facebook. At ngayon po, tumutulong sa mga tao. Meron po siyang charitable foundation. Kung talagang ang karanasan ng tuwa ay makikita mo lang sa pagkakaroon ng pera at ng kayamanan, bakit po kaya si San Francisco, na anak ng mayaman, hinubad ang kanyang marangyang damit, iniwan ang kanyang mana, binitawan lahat ng pera para sumunod sa Diyos, para maglingkod sa Panginoon? Ang kapatid, opo, nag-uumpisa ang tuwa, ang saya, sa pagtanggap, sa pag-iipon. Pero nakukumpleto ito, nagiging ganap ito sa pamamagitan ng pagbibigay at pagbabahagi. Magandang itanong, ako, anong binabahagi ko? Magandang itanong, ako, pag lumisan na ako, umalis na ako dito sa mundo, anong mapagmamalaki ko sa mga tao at sa Diyos na iniwan ko para maalaala nila ako? Kahit na may katandaan na po, sila Santa Ana at si San Joaquin, hindi sila tumigil sa pagbibigay at pagbabahagi ng magandang halimbawa kay Maria. Ang kasabihan nga, if you want to teach your children, show them, do not only tell them. Bakit natatak sa isip, sa puso ni Maria ang maging tapat sa Diyos, ang sumunod sa kagustuhan ng Diyos? Dahil nakita niya ito sa kanya mga magulang. May kwento liban po sa mabuting balita ng buhay ng mga magulang ni Maria na walang mintis, sila ay palaging pumupunta sa templo. At dahil po doon, kahit na nung panahon na si Jesus ay nandito na sa mundo, ito ang tinuro at pinakita ni Maria sa kanya. At yan din na naging ugali ni Jesus, na kahit na pinapatay siya, kahit na hindi siya gusto, hindi naging hadlang ang mga ito para siya ay magpabalik-balik at magpunta sa templo para makaugnay ang Diyos Ama. Dahil tapat at masunurin ang mga matatanda sa Panginoon, tingnan niyo po, ganyan din ang halimbawa na natutunan ni Maria. And because of that faithfulness, this is what made Mary become more worthy to be chosen as the mother of Christ and the mother of God. My dear friends, let us reflect
today. What shall I leave behind when I meet God? What will I share and teach the young as I grow old? Sa iyong pagtanda, ano kaya ang makikita? Ano kayang matututunan ng mga bata? Will you become a good example or will you become a warning to the young? Hopefully, more than saving money, let us teach the young to value money. Amen? Hopefully, more than creating money, teach the young about creating good and meaningful relationships and memories. Hopefully, more than being punctual, teach children to value time. Hopefully, more than following laws, let us teach the young to respect people. Hopefully, more than being rich, let us teach our children to be more loving. And hopefully, more than being successful, teach children about being faithful and being grateful to God, who is the source of all of our success. Amen? Hindi naman po tayo kailangan tumanda na malungkot. Pwede naman po tayong tumanda na masaya. Paano maging masaya? Kahit na tumatanda ka na, kahit na mahirap na, masakit na ang iyong nararamdaman, maging kamukha ka sana ni San Joaquin at Santa Ana. Huwag kang titigil na magturo, magbahagi, at umasa palagi sa Diyos. Naway makakita ka ng saya sa iyong pagbibigay at pagbabahagi sa iba. Ito po ang ating dasal at dalangin sa banal na misang ito. At sabihin natin, San Joaquin at Santa Ana, ipanalangin niyo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Manalangin tayo sa Ama sa langit upang makinig ang sangkatauhan sa kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maging bukas sa salita ng Diyos at maipahayag ito sa pamamaraang mauunawaan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa bayan naway, gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magsasaka at ang mga nagtatrabaho sa bukirin naway, basbasan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating din mga personal na intensyon at pangangailangan. Panginoong Diyos, magsalita kayo sa amin at gawin mo kaming makinig sa iyo. Magbunga nawa ito sa buhay Kristiyano sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Papa, la mo, at ang
Nalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba ng iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na sa pananalig sa iyo ay magaganap namin sa kararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, si San Joaquin at Santa Ana, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin Diyos, sabay-sabay po nating ipahayag ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo niyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa
Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako o karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin para sa ating mga nakakatanda, prayer for the elderly and our grandparents. God, our loving Father, you are the source of life and of all gifts. You lovingly sustain us at every moment of our lives, and you bring us to the fullness of life in Jesus, your Son and our brother. We thank you for the wonderful gift of our grandparents and the elderly. You have given them to us to be our guide as they share with us the wealth of their experiences and the wisdom that they have gained through the years. We thank you for making them witnesses to us and of your abiding presence and care at every turn and change of our life. We pray that you bless all of them with joy and peace, with satisfaction at the fruits of their labor, and with the faithful love of their family. Strengthen them, their trust in you, your healing mercy,
In the face of the mistakes and sins of the past, grant them the joy of companionship of their loved ones and friends. Protect them from all harm and evil that can obscure their vision of eternal peace and joy in your kingdom. Give them the peace. Give them the patience and courage to bear the cross of sickness and weaknesses of the body. Help them to see their sufferings and discomfort as they're sharing in the Paschal mystery of Christ. Grant us all their family and friends the grace of firm conviction and faith in the value of dignity of every human person created in your image and redeemed by the sacrifice of your Son on the cross. May this help us to continue to support, respect, and love them. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Saint Joaquin and Saint Anne, pray for us. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyong bunga ng sakramento. Hinihiling namin kami magsalo sa pagkaingilaan sa mga anak ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkukop sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi po nababawas ang tuwa natin habang tayo ay tumatanda, pero pwede itong mawala kung pipiliin natin na tignan ang mga dahilan ng ating mga kalungkutan. Tandaan mo, hindi po nababawasan ang ating saya. Kung hindi, habang tayo'y tumatanda, ito'y nag-iiba lang ng anyo. There are two kinds of joy, remember. The infant joy and the grandparents' joy. Kailangan natin ang dalawa. Kahit na tayo'y matanda, we are little children still within. Kahit na tayo ay malaki na, we are still children of God. Kinatutuwa natin ang makatanggap. Pero para maging ganap, buo at kompleto itong tuwang ito, huwag mong kalimutan, magkaroon ka din ng tuwa at saya ng mga nakakatanda. At ano ang kinatutuwa, kinasasaya ng mga matatanda? Pag sila ay nagbibigay, pag sila ay nagbabahagi. Iya po ang ating pong assignment para sa araw na ito sa kapistahan po ni Santa Ana, ni San Joaquin, ang mga nakakatanda, ang lolo at lola ng ating Panginoon, magulang ng ating Birhen Maria. Maghanap po kayo ng matanda. Bigyan niyo po sila. Tulungan niyo po sila. Bahagian niyo ang mga matatandang ito. At pagmasdan niyo po ang ngiti sa kanila mga mukha. Ito sana ang magbigay sa inyo panibagong saya sa inyong mga puso. Remember those beautiful words that Saint Paul said that he attributed to Jesus. Sabi po ni San Pablo, one is more blessed when they give than when they receive. Naway sa inyong pagbabahagi, mabuhay muli ang inyong tuwa at muli kayo ay lumakas, magpatuloy sa paglalakbay dito sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.